Ayun. Sa hapong ito ay naghahanda tayo para pumalaot tayo at mamimingwit. Gagamitin natin ay yung ilaw. Dito ay naghahanap kami ng mapapwestuhan. At pag nakita na, maglalagay na tayo ng sea anchor o tinatawag dito sa amin na pakaw. Ito yung ilaw na magsisilbing pangakit sa maliliit na isda. Paglipas ng ilang minuto, tinignan ko yung aking fish finder at makikita ko dito na merong malaking iskulog fish ng tamban na paikot-ikot sa aming bangka. Ganito ang itsura nila sa ilalim ng dagat, ngunit isa lang to sa mga pakay nating makuha ngayong gabi. Pagkatapos nating lagyan ng ilaw, lalagyan natin ito ng lambat sa tabi nito upang makahuli tayo ng buhay na tamban, at ito ang gagawin nating pamain para sa malalaking isda. Pagkatapos naming ilagay ito sa kawil natin, makikita nyo na meron na itong kumagat. Ngunit sa palagay ni Kapitan Buji ay yung mga kumakain ng pamain natin na isa lamang itong maliliit na mga barakuda. Sa kabilang pamain natin ganun din, ulo lang ang tinira. Time check 8:50 ng gabi. Natanggal ni Captain Buji. Sandaling ito, inangat namin ang lambat upang makuha ang tamban na nasabit sa lambat. Dahil sa lumalalim na ang gabi, lumalakas na ang hangin at nagpasya na kaming umuwi muna. Ngunit bago kami umuwi, manghuhuli muna kami ng pangbigay sa mga tutulong magbuhat nitong bangka. At ito ay papakita namin kung paano mabilis na mapasabit ang mga tamban sa lambat. Sa sandaling patayin tong ilaw ay magtatalunan ang mga isda. Ayan guys! Talo na. At yun na nga, yung ibang isda na tamban ay sasabit sa lambat. Ayun! Dito meron. Urus. Di ba natin nahuli ang pakay nating hulihin, ngunit masaya pa rin dahil nakita natin kung paano paikot-ikot ang mga tamban sa ilalim ng bangka. So yun na nga, nakarating na kami dito sa baybayin at ang matatanggal nila ay kanila. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button.